So, good day sa mga Leia 103 students sa ating subject na industrial introduction to industrial security concepts. So, ito yung ating unang pre-recorded video. Isisiksik ko lahat yung ating pinag-usapan sa ating live discussion. At ito din yung ating coverage sa ating quiz and exam for the prelim. So, unang ating diniscuss sa ating introduction to industrial security ay yung ating history or development ng private security. So, una muna outside the Philippines. So, 1850s. Unang personality na ating pinag-usapan ay si Alan Pinkerton Cooper na from Scotland and the member of Chicago Police Department. First detective siya, ang first detective, and he established the one of the oldest and still largest private security operations in the United States na ang pangalan ay Pinkerton Protective Patrol, which was formed in 1857 to offer watchman service for railroad yards and industrial concern. So yun yung focus nung kanyang business dati. Next are Henry Wells and William Fargo. They were partners of the American Express Corporation, who chartered to operate a freight service sa east of Mississippi River. At sa kanilang business, they also provide their own detective and security personnel. At ang tawag nila sa kanilang security detective and security personnel are the shotgun. They is the shotgun riders. Next is William J. Burns. Burns is a former Secret Service investigator. Yung Secret Service po, yung Secret Service ay yun yung pinaka that is the forerunner of the Federal Bureau of Investigation or the FBI. So si Burns ay nagtayo din ng kanyang detective agency noong 1909, at ito yung naging it became the sole investigating agency for American Bankers Association and grew to become the second largest contract guard and investigative service in the United States. So yan yung kay Burns naman. Then next si Edwin Holmes. Si Edwin Holmes naman, noong 1858, he offered the first burglar alarm service in the country. So sabi ko sa ating live discussion, burglary, wala hindi natin nagagamit yung term na burglary dito, but if we say burglary, associated siya or ang katumbas sa atin ay akyat bahay, yung pagnanakaw, akyat bahay. So sa atin ay meron tayo na description ng pagnanakaw ay na crime sa Pilipinas ay either theft or robbery. Meron din naman yung iba, yung halimbawa yung estafa, pero dun malapit yung burglary, either robbery or theft, depende sa qualifying circumstances, making the act of stealing robbery, diba? Wherein which you employ force, diba? Ang paggamit ng puwersa para makuha yung gusto mong kunin, diba? Without the owner's consent. Diba? So napupunta itong robbery, either a force upon things or a force upon person. Then next sa atin ay si yung Baker Industries. Later initiated fire control and detection equipment business in 1909 meron ng fire control and detection equipment. So lumalawak yung ating perception sa security. Ba? So pag sinabi nating security, we are not industry, it's not
only about the guard guarding the gate of business establishment. We don't just focus on that. So to include the security processes. So security, yung ating practice ng security ay napakalaga sa isang business to prevent loss, ama, the possible loss of property or loss or damage of property or even life, ba? Yung mga empleyado tsaka yung may-ari. Then next yung at si George Wakenhut, former formed the Wakenhut Corporation in company with three former FBI agents to become the third largest US security firm. Then next is Saul Astor. Si Saul Astor ang president of the Management Security Management Safeguards Incorporated. And for more than 25 years, a prominent spokesman for security and loss prevention. He writes the code of ethics, which is important to security service industry. So bakit kailangan ng security ethics? Ba? Ito ay to professionalize the security practice or security profession. Ba? Kasama dito yung training ng security, yung education, ba? So and also the membership in professional society. So yan po yung ating yan yung contribution naman ni Solas, so the code of ethics. Next is brief history of security in the Philippines. So pag-uusapan naman natin yung development ng security sa ating bansa. At ang pinakaunang formally licensed, sabi niya, first formally licensed private security in the Philippines is the Special Watchman Security Agency or the Jimenez Security Agency, founded by brothers Juan and Pedro Jimenez. So yan ay noong March 1, 1933. So matagal na yung operation nila, pero yan ay first formal lang na license. Pwedeng meron pang naunang nag-operate na hindi sila license or hindi sila registered. Diba? Then next, so matagal na yung kanilang operation tsaka sila bumuo ng kanilang asosasyon or organisasyon, at ito yung PADPAW. Diba? Yung Philippine Association of Detective and Protective Agency Operations or PADPAW. Operator, I should say. So, yan yung noong May 30, 1958. So, tuloy natin. Republic Act 5047. So, kailan pinasa yung ating regulatory law sa ating private security agency? Passed on June 13, 1969. Ang tagal nun, no? Na-form yung unang private security, formally licensed security agency. Ang layo ng span bago mabuo yung regulatory law sa ating private security agency. So, passed on June 13, 1969, yung ating Republic Act 5047, tapos ma-approve on June 21, 1969, the Republic Act 5487, known as the Private Security Agency Law, which was approved, making the Philippine Constabulary. So, ang unang overseeing body or nag-implement ng Republic Act 5487 ay yung Philippine Constabulary. Nung naipasa yung batas, yun yung existing na pwedeng mag-handle sa magpatupad sa batas or mag-oversee sa ating private security agency.
So, pero eventually na nung magkaroon ng amendments at saka lalong pagpasa ng DILG law, yung Republic Act 6975, nailipat na kasi naghiwalay na yung military in the, with the Philippine National Police. So nabuo na yung DILG law, si PNP, BGMP and Bureau of Fire under na sila ng DILG. At kasama ni PNP ngayon, nabigay na ngayon kay PNP yung supervision ng private security agencies. So nung time nung PC, ang overseeing na ang ginawa, ang binuo ng PC para mag oversee particularly ay bumuo sila ng tinatawag na PC SIASO or the Philippine Constabulary Security and Investigation Agency Supervisory Office. PC SIASO, sabi niya Supervisory Office yung PC SIASO. Ipapakita ko yung paano yung changes niya kasi nakakalito. PC SIASO tapos naging PC SOSIA na Oscar, then PC SOSIA na uniform, tapos nung mapunta sa PNP maging SAGSD hanggang sa naging SOSIA ulit. So yung Philippine SIASO ay SIASO, PC SIASO, Philippine Constabulary Security and Investigation Agency Supervisory Office, which was later named to PC SOSIA or Philippine Constabulary Supervisory Office for Security and Investigation Agencies. Tapos pursuant to GO number 404 dated June 21, 1970, yung SOSIA was renamed to PC SOSIA using the uniform. So imbis na Philippine Constabulary Supervisory Office, naging Philippine Constabulary Supervisory Unit. So yun lang yung nagkaroon ng pagkakaiba, diba? Then so yan, unang batas na nagamen ng ating the first amendatory law ng ating Republic Act 5487 ay yung ating PD-11, diba? On October 3, 1972. So, what is the particular amendment? The highlight of PD-11. The PD-11 widened the coverage of Republic Act 5487 to include security guards employed in logging concessions, agricultural, mining and pasture land. So sinasakop na nung Republic Act 5047 yung ganung klase ng security employment. Itong ating 5047 ay pinasa to regulate the organization of a private security agency. Kasi kung tutuusin natin, ito ay prone to abuse. Mas kung bilangin mo yung mga security guard sa Pilipinas ay mas marami sila sa mga, pagsamahin mo man yung kasundaluhan at kapulisan, mas maraming gwardiya. Kaya sabi ko, example ko ay dyan lang sa Star Mall, sa San Jose del Monte, Bulacan, maglakad ka lang paglabas ng school, makakita ka na agad ng guard, gwardiya. Ilan na agad ang nakaposti sa Star Mall, ha? Bukod pa yung mga nasa business establishment sa labas. Star Mall pa lang yun, Palmera, paano pa sa Tungko and others. Ilan lang ba yung police ng San Jose? Diba? Kung mayroon man detachment ng sundalo. Diba? So, kailangan ma-regulate siya para maiwasan yung pagtayo ng private army groups. So, kaya nabuo itong batas to regulate. Mag-set forth ng standard, lalo yung pag-acquire nila ng baril, diba? Hindi pwedeng si kung walang regulation, regulatory body, kung kaya mong bumili ng high-powered firearms na sabihin mong gagamitin ng security mo, edi mas malakas ka pa tuloy sa local police or local government, kung lalo kung may malaki-laki pera mo.
So yan po yung purpose ng Republic Act 5047 to regulate. Diba? Then next, yung amendatory law ay yung PD 100, diba? Broadening the coverage of security industry to include employees of the national or local government and the agency who are employed to watch or secure government buildings and properties. So yung ating mga government security forces, GFS, diba? So hindi lang yung ating mga PSIs or PSA private security agencies at saka company security agencies, kasama na yung government security services, GFS, diba? So dati under NICA sila, National Intelligence Coordinating Agency, ngayon under na din ng ating 5487. So next, na ano pa? So with the passage of Republic Act 6975 or the DILG, yung sabi ko nga, mahiwalay na yung Philippine National Police to the PC. At na-form na din pati yung ating BGMP and then the BFP or the Bureau of Fire Protection. The unit or the SOSIA, ba? The Philippine Constabulary Supervisory Office for Security and Investigation Agencies or the SOSIA was absorbed by the Philippine National Police. It was later made into a division of the PNP Civil Security Group, PNP CSG, CSU, Philippine National Police Civil Security Unit. Then it was renamed Security Agencies and Guard Supervision Division or SAGSD. Pero nung September 25, 2009, SAGSD was renamed to as the Supervisory Office for Security Investigation Agencies or SOSIA through General Orders number Delta Papa 5 09-1 Calvo. So yan yung ating pagpalit-palit ng ating supervising body ng ating private security agencies. So ngayon SOSIA na under CSG, Civil Security Group. Then so yung ibang matters na iba dyan, self-explanatory naman, hindi na natin gano'n discussin. About the logo, basahin ko lang ha. The social logo is illustrates the office foundation and focus, ba? It comprises the symbol and the name depicting the true nature and origin of the office. The sun depicts, so logo ang pinag-usapan dito, logo ng SOSIA. So, nakikita ko na ngayon andito yung patch ng Padpaw, andito yung patch ng SOSIA, tapos patch ng agency. So tama ba? So ano ba yung meaning ng logo ng SOSIA? Bakit nila ginawang ganun? The sun depicts brightness that serve as a beacon of the industries. Then the shield shows the protective nature of the industry. So nagbibigay liwanag at protection, diba, sa negosyo. With the stern steadfast below the symbols of the security guards, which means loyalty and unwavering devotion to his duty. The three stars represent three main islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Mindanao, the laurel leaf symbolizes peace, with the security guard helps enforce the rules and regulation in accordance with the policies and guidelines. So yan po. Tapos nung Napol, mayroon tayong Napol Com resolution dated 32 dated November 24, 2010, approved, entitled confirming the reconstructing of the Philippine National Police, CSG. So hindi na siya CSU, hindi na Civil Security Unit, Civil Security Group. Tapos punta tayo sa Pilosopinang Security. Si Kenneth Fort,
ano yung philosophy niya sa security. A director of security and loss prevention has evolved, sabi niya, security and loss prevention has evolved beyond the guard at the gate. Through that post is still vital today. Today's business assets comprise that an almost infinite variety to be protected, and as the concept of risk management turns further in the direction of preventing loss before it happens, the security functions focuses less on enforcement and more on anticipating loss in order to preempt it. Sabi niya, nag-evolve na yung ating security concept or principles o yung ating pag-appreciate sa security ngayon. Hindi lang natin pinag-usapan yung guardia na sabi ko kanina, yung guard natin na employed guard na nakatayo sa gate or sa ating establishment, protecting the establishment. Diba? Sabi niya, ang approach natin ngayon sa security ay meron na tayong planning. Diba? We proactive na tayo. Diba? Meron na tayong plano para gumagawa na tayo ng hakbang na ina-anticipate na natin yung mga future untoward events na pwedeng mangyari sa ating business establishment. So, halimbawa, ano ba yung mga ginagawa nating processes? Alam natin na pwedeng magkaroon ng nakaw. Di ba? So, vital yung ating isang area. Halimbawa, sa likuran, naglalagay tayo ng bakod. Hindi natin naantayin manakawin bago tayo maglagay ng bakod. Naglalagay tayo ng CCTV cameras. Naglalagay tayo ng towers and we do processes. Bakit maglalagay tayo ng mga bandiklak? Dami yung bandiklak na kailangan na bago ma-hit yung time nakapag-register si guard doon. Makikita natin kung si guard talaga ang ating roving patrol ay umiikot. So, yun yung ating ginagawa para anticipate natin yung mga problems. Kasi kahit nag-employ tayo ng ating security guard, diba? So, alam natin na mayroong possible lapses sa ating procedure. So, i-address na natin kasi tao, si guard ay tao, hindi yan machine na pwedeng magkaroon ng pwedeng makatulog. So, gumagawa tayo ng paraan. Pwedeng natapat ka na ang kinuha mong guardia ay medyo hindi gano kasigasi. So, meron kang control measures. Diba? Para si guard ay nagigising o kaya ay nagiging alerto sa kanyang trabaho. Diba? Next ay yung ate si Dr. Norman Botom. And Professor John Kostanowski. Have a flight. Have applied a system approach to the problem of assets protection, formulated as a new way of considering security and loss prevention called the wake up. Ano yung wake up? Diba? Na ginagawa natin para maprotektahan yung pagmamayari ng kumpanya. Diba? Wake up, acronym yan for waste, accident, error, crime, and unethical practices. Yan. Yan ay pwedeng maging kailangan natin i-manage to prevent loss and damage sa ating property. Waste, bakit kailangan may waste disposal, proper waste disposal? Lalo kung yung ating company ay may mga toxic waste kasama yun. Si rereklamo tayo. Diba, rereklamo tayo ng community. Lalo kung halimbawa, for example, ang ating business establishment ay andun tayo sa mining, meron yung tailings, diba? Ano pa? Halimbawa, isa din na ang basura din ay pwedeng pagkakitaan.
para sa company. Ba, yung mga scrap-scrap na yan ang ginagawa nila, they enter into contract. The case sa babasura agad, kinukontrata yung mga scrap nila. Kaya doon naman kumikita yung mga basurero, yung mga ating scrapper. Kasi they will buy the items for scrap price. Pero yung mga items na, for example, yung ano, mga sasakyan, mga nasirang sasakyan or equipment, ibebenta mo na presyong scrap, titimbangin. Pero kung ititingnan mo yung scrap na yun, may mga items na pwede mo pang makuha. Halimbawa, yung mga motor, parts na functionable na pwede mong ibenta as second hand. Para doon sila kumikita. Pero as bilang isang kumpanya, consider na ano na yun eh, kasama na yun sa expenses mo eh. Diba? Kaya lang, kahit pa paano, pinagkakitaan mo pa rin. Diba? Yung ating wish, lalo kung malaki yung ating negosyo. Diba? So, waste, accidents. Diba? Pansinin natin yung mga nagtatrabaho sa ating industrial. Pumapasok kayo, hindi gaya no na walang protective equipment. Ngayon, meron na. Naka hard hat, helmet, diba? Safety shoes, yun na suot-suot nila para maiwasan ng aksidente. Yun na yung nauso ngayon. Lalo at ang mga company natin ay undergoing accreditation. Diba? ISO accreditation, nagkakaroon sila ng ISO International Standard Operation para organization, para nakakapasok sila sa mga malalaking kontrata. Diba? Or nakakuha sila ng kliyente. Kung may pakita na accredited ka, malaging may mga magtitiwalang business partner sa'yo. O nakakakuha ka ng magagandang kliyente. Kasi pag accredited ka, ibig sabihin, quality yung servisyo na ipoprovide mo. Yan. So, next. Tsaka yung aksidente, kung maraming aksidente, pwedeng ikalugi mo yung aksidente na yun. Diba? Kasi ikaw, lalo kung aksidente, workplace, related sa work, yung pagka-aksidente ng empleyado mo, isagot mo. Magkano din yung paano kung ano, ito ay lost time injury, yung ma-hospital sila. Ba? So, hindi siya nagtatrabaho, pero kailangan niyang sumahod. So, lugi ng kumpanya. Kaya dapat maiwasan yung aksidente. Error, mga mali sa trabaho. Diba? Which could cause accidents. Or, wala man aksidente pero lustay sa ating puhunan. Crime. Pag nanakaw, halimbawa, pilferage, sila mismo. Sabi ko nga, yung ninanakaw ng mga outsider sa isang negosyo, halimbawa isang business establishment, mas malaki yung ninanakaw ng mga empleyado kaysa sa ninanakaw ng mga outsider. Ayan. Next, halimbawa, yung iba kasing pag nanakaw sa isang kumpanya na akala natin, sa tingin natin parang hindi pag nanakaw, di ba? Parang simpleng paraan pero ang laki ng epekto. Halimbawa, ginamit mo yung company vehicle for official use dapat. So, ginasolinaan mo, libre gasolina, mayroon ka ng ginamit mga sasakyan, tapos ginamit mo lang sa personal use. Diba? Magkano yung diesel o yung gastos tapos sa maintenance ng sasakyan? Diba? Lugi nila yun. Kaya ngayon, makikita yung meron na tayong processes sa mga company. Diba? Kinukuha yung bago lalabas si driver kasama yung unit, nakalag, ano yung saan pupunta, kasama yung odometer, reading ng gauge ng gasolina and others, and so on and so forth. So those are security processes to anticipate problems. Diba? Next, then unethical practices, yung mga maling gawa sa workplace.
ba? Makalat, hindi maayos, ano? Na that could eventually cause lead to accident. Yan, kasama ito, lead to accident or even pag unethical practices pwedeng mag-cause ng hindi magandang workplace. Mag-away-away yung mga empleyado, hindi sila magiging productive, di ba? So, next, legal basis of industrial security in the Philippines. Ano yung basihan natin sa industrial security sa Philippines? So, unang ating legal basis ay natural authority. Natural authority, sabi natin, every person has its natural instinct to protect him from any danger and adheres to the law of self-preservation. Diba? Yung ini-example ko, pag giniginaw ka, anong gagawin mo? Magkumot ka, magdamit ka. Diba? Eh, ganun din ating pagnegosyo. Diba? Magninegosyo ka, kung yung pinagtayuan mo ng negosyo, siguro, siyempre, nagkanda ka ng feasibility study. Nakita mo yung mga threat na pwede kang manakawan sa area mo. So, i-address mo yun. Diba? So, walang pipigil na sa'yo. Diba? Yun ay karapatan mo para mag-exercise ng... Kaya lang, basta wala kang lalabagin. Halimbawa, mag-employ ka ng security, ay dapat legal yung security. Yun number two. Diba? Sa pride, constitutional authority, that the concept of security is based on the provisions of the 1987 Philippine Constitution, particularly Article 2, Section 4, anong sabi? Which states that the prime duty of the government is to serve and protect the people. Kaya lang kulang, di ba? Kung ikaw ang nag-negosyo, mag-re-rely ka lang ba sa mga... mag-re-rely ka lang ba sa services ng Philippine National Police? Eh, hindi naman sapat. Hindi natin kuna-question. Eh, government yun eh. Hindi kaya ng government na mag-acquire ng ganong kadaming police pa. So, unti-unti yan. So, habang kulang pa, ikaw bilang isang business establishment, ha? Kasi kulang naman, andyan naman na yung Republic Act 5487, kumuha ka ng security mo in accordance. Diba? Alinsunod dun sa batas ng pagkuha ng security. So, huwag kang kumuha ng ano, ng kung sino lang, walang lisensya, tapos bigyan mo ng baril na babantay sa business establishment mo. Hindi naman pwede yun. Diba? Although karapatan mo protektahan yung negosyo mo, but in accordance to the law. Pero na yan naman yung yan naman yung ating Republic Act 5047 na ating pagbabasihan.